Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa ating channel, mga idol, at sana sa taong 2023 ay sasamahan nyo pa rin ako sa ating mga kwento. Simulan na po natin ang ating kwento. Makalipas lamang ang ilang segundo at matapos nito ang ginawang mga orasyon, biglang may mga nagsilabasan na mga baging galing sa lupa at galing doon sa mga puno ng kahoy. Papunta ang lahat ng mga ito kay Makro para sana maigapos agad ni Tomas ang binatilyo. Itong si Makro na natiling nakatayo lamang ito at nakatitig kay Tomas. Huwi ka ng bata. Katapusan mo na ngayon, Manong Anting Nero. Pagsisihan mo ngayon ang inyong mga kasalanan. At sa isang iglap, nang mag-usal ito ng mga orasyon at umihip sa hangin ng 3 beses, lahat ng mga baging bumagsak ang mga ito sa lupa at nalalanta. Nanlaki ang mata nitong si Tomas. Sobrang napahanga ito sa lakas ng ginawang orasyon nitong si Makro. Agad itong dumapa at gumawa ng isa pang orasyon. Ngunit biglang sumulpot na itong si Makro sa kanyang harapan. Isang mabilisang suntok ang pinakawalan ng bata na halos hindi na niya nakita pa. Maagap na isinangga niya ang kanyang 2 braso at nagbanggit ito ng 2 banyagang salita para sana mapahina ang atake ng binatilyo. Ngunit gayon paman, walang ipinagbago ang lakas nitong si Makro. Napakalakas na tumama ang suntok nito sa mga braso ni Tomas. Sa lakas pa nga nito, akmang tatalsik na sana ang Anting Nero. Ngunit mabilis na nakalipat ng pwisto itong si Makro at ikinasa ang isang rumaragasang suntok na tumama sa ulo ng Anting Nero. Agad itong nabuwal sa lupa at lumalagapak pa nga ang mukha nito ng tumama doon sa mga bato-bato. Wika nitong si Makro. Ngayon, tatapusin na kita, Manong Anting Nero. Hindi mo kaya ang lakas ng aking mga orasyon. Kaya ngayon, nasusukol na kita. Kumikilos pa itong si Tomas at pinipilit na makatayo. Kahit na napinsala na ang katawan nito, itinukod nito ang 2 kamay sa lupa habang bumuka-buka ang kanyang bibig. At makalipas lamang ang ilang sandali, biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid. Nagpaikot-ikot ito sa kanilang 2 hanggang sa may mga nagsilipara na naman na mga dahon ng puno ng kahoy. Ngunit mabilis nang umigpaw itong si Makro. Wika niya sa Anting Nero. Hindi ka makakatakas sa akin. Kitang-kita ko kung saan ka papunta. Hinawakan ni Makro ang ulo ni Tomas at ikinasa na ang panapos na tira. Sinubukan pa sana nitong si Tomas na makatakas gamit ang mga orasyon na mga panlilang. Ngunit nahuli agad ito ni Makro. Isang sapak ang pinakawala ng bata na tumama sa mukha nitong si Tomas. Rinig pa nga ni Makro na may lumalagutok na buto galing sa mukha ng Anting Nero. Tumalsik ang mga dugo at pagkabagsak nito sa lupa, hindi na ito gumagalaw pa. Nilapitan agad ito ni Makro at dinampian ng binatilyo ang magkabilang sentido ng Anting Nero habang panay ang ginawang pag-usal ng mga orasyon. Iginapos na nitong si Makro ng tuluyan ang mga kaalaman nitong si Tomas. Hindi man niya kayang igapos ang lahat ng mga kaalaman ng mga ito. Ngunit sinisugurado niyang lahat ng mga malalakas na tanga nito na galing sa aral sa kaliwa, hindi na muling magagamit pa ni Tomas. Pagkatapos, umalis agad ang binatilyo doon sa lugar. Kailangan niyang balikan ang sentro ng Santa Catalina. Sa mga pagkakataon na iyon, napasabak na sinaturo sa bakbakan. Dumating na din doon sina Amara, J, at itong si Elmer. Tinulungan nila ang mga tao na makabalik agad sa kanilang mga kabahayan. Habang sina Makil at Turo, inatake na nila ang mga aswang na humahalo doon sa mga tao.
6 na ang napatay ng mga ito hanggang sa makaharap nila ang tatlong mga nilalang, ang isa pang antingero na si Remy at ang pinuno ng mga aswang, kasama ang isang nilalang na gibong. Huwi ka agad nitong si Remy. Mga pakialamero kayo. Papatayin namin kayong lahat at ang lahat ng mga tao dito sa lugar ng Santa Catalina. Huwi ka nitong si Turo kay Makil. Makil, kaya mo ba ang dalawang iyan? Ako na ang bahala sa antingero. Tumango lamang itong si Makil at pagkatapos humanda na. Mabilis nang umatake itong si Turo. Napakabilis na nagpatalon-talon na parang isang lubo habang papasugod doon sa antingero. Agad na sinagpang nito itong si Remy na mabilis naman na naka-atras at hinugot agad ang dalang patalim. Habang itong si Makil, napakabilis na inatake na din ito ang pinuno ng mga aswang at ang isang gibong. Mabilis na gumawa na din ng orasyon ang isang matandang aswang. Gumawa ito ng mga orasyon na bakod. Kaya tumilapon pabalik itong si Makil na parang mayroong malakas na puwersa na tumutulak sa kanya pabalik. Kung gaano kalakas ang kanyang pag-atake, ganon din kalakas ang kanyang pagtalsik. Umatake sa kanya ang gibong at inabot agad siya ng mga pagkalmot. Ngunit agad niyang kinubawan ito sa likod at pinagkakalmot ang likuran. Hindi na iyon binitiwan pa ni Makil hanggang sa mapatay na niya ito ng tuluyan. Umatake na din ang matandang aswang sa kanya at inabot siya ng mga pagkalmot sa kanyang likod. Napatras ang engkanto dahil tinamaan na siya ng matanda. Pagkatapos, nagbanggit ito ng tatlong mga banyagang salita. Nakaramdam ng pamamanhid ng katawan itong si Makil at hindi na niya maigalaw ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang makita iyon ng matandang aswang, hindi na ito nagsayang pa ng oras. Agad niyang dinaluhong na si Makil at akmang itatarak na sana ang kanyang mga matatalas na mga kuko. Ngunit biglang gumalaw itong si Makil at kinubawan ang likod ng matandang aswang. Huwi ka ng engkanto. Hindi ako ordinaryong engkanto, Manong. Hindi ako tatablan ng mga orasyon na galing sa kaliwa. Kung aral pa sa kanan ang ginamit mo, maaaring naipako mo na ako. Ngunit wala kang ganun na kakayahan dahil kampon ka ng demonyo. Kaya katapusan mo na ngayon. Kinagat ni Makil ang liig ng matandang aswang hanggang sa bumagsak na ang mga ito sa lupa. Hindi pa rin binitiwan ni Makil ang pagkakagat nito sa liig ng aswang. Nakahawak naman ang kanyang dalawang kamay sa braso ng aswang, kaya wala itong magagawa na mapigilan ang ginawa ni Makil. Nakakapit din ang dalawang mga paa nito sa katawan ng matandang aswang, kaya makalipas ang ilang minuto, nangingisay na ito hanggang sa bawian na ng buhay. Habang sinaturo at ang antingero, nasusugatan na itong si Turo sa kanyang katawan. May sugat ito sa kanyang likod, balikat at mga paa. May tama naman itong si Remy sa kanyang kanang braso at may mga sugat ng mga kalmot sa dibdib at likod. Hindi na nga kayang maigalaw pa nito ang isang kamay dahil napinsala ang mga buto nito sa may braso. Huwi ka nitong si Turo habang papalapit na ito sa antingero. Malakas ka din pala, Manong Antingero. Ngunit hindi yan sapat para talunin mo ako. Tingnan mo ngayon ang aking mga sugat. Napadilat ang mga mata ng antingero dahil nakita niyang unti-unting naghihilom ang mga sugat ng aswang batid ni Remy na hindi agimat ng limatok ang hawak ng binata. Ngunit laking pagtataka niya kung bakit mabilis na naghihilom ang mga natamong sugat nito. Sa isip ng antingero, mahihirapan na siyang malalabanan at matatapatan ang lakas ng aswang na ito. Dahil sa kasalukuyan
ramdam pa rin niya ang kirot at sakit sa kanyang mga sugat. Hindi pa niya magagamit ang isang kamay. Plano na nito na makaalis na sa lugar na iyon. Nawala na parang bula ang kanilang pinagplanuhan ng ilang taon. Mabilis na itong nag-uusal ng mga orasyon na panakas. Ngunit gulat na gulat ito dahil pagtingin niya sa baba, may mga nakakapit ng mga baging sa kanyang mga paa. Takang-taka ang antingero dahil isa itong malakas na orasyon ng kalikasan. Napatitig ito kay Turo. Sa isip niya, bukod sa pagiging aswang, kaya din pala nitong gamitin ang mga ganitong kalakas na orasyon na galing sa kanan. Ngunit napalingon sila nang may isang babae ang nagsalita. Wika nito, "Turo, atakihin mo na ang isang iyan at tapusin na bago pa siya makabawi ng lakas at makatakas. Tapusin mo na ang kanyang mga kakayahan." Sa loob ng 15 segundo, hindi siya makakagalaw. Nagawa kong maipako ang kanyang katawan dahil humihina na ang kanyang kakayahan dala lang sa dami ng kanyang tama galing sa iyo. Wika nitong si Turo. "Maraming salamat, Amara, at pinadali mo ang aking pagtapos sa demonyong ito." Biglang nawala itong si Turo sa harapan ni Remy at sumulpot na lamang ito sa kanyang kanang gilid. 2 pagtarak sa matutulis na kuko ni Turo sa dibdib ng antinggiro. Agad itong napangasab at napabulwak ng dugo. Muling itinarak ni Turo ang kanyang matutulis na kuko sa tapat ng puso ng kanyang kalaban at plano na niya na tapusin na niya ang buhay nito. Ngunit napatigil itong si Turo sa kanyang ginawa. Lumapit sa kanya ang dalagita at wika nito kay Turo. "Huwag mong patayin ang isa niyan, Turo. Tapusin lamang natin ang kanyang kasamaan, ngunit hindi ang kanyang buhay. Hindi tayo katulad nila. Ako na ang bahala sa mga bagay na ito." Lumapit itong si Amara sa antingero at hinawakan ng dalagita ang magkabilang sentido nito tulad ng ginawa ni Makro doon sa kanyang kalaban. Ikukulong niya ang mga kakayahan nito na galing sa aral sa kaliwa para hindi na niya ito muling magamit pa sa kasamaan. Makalipas lamang ang ilang sandali, tumahimik na ang buong lugar. Napatay na ang lahat ng mga aswang at nahuli nila ang 2 antingero. Kasalukuyan na nag-uusap sina Lolo Tikoy at ang grupo nila ni Makro. Lubos-lubos na nagpapasalamat ang matandang kapitan sa kanilang ginawang tulong. Natuloy ang kanilang kasiyahan at kapistahan. Wika nitong si Lolo Tikoy. "Pagpalain kayong Makro, Turo, Amara, Makira. Tunay kayong mga mandirigma. Hindi lamang basta't mandirigma. Mga malalakas ang mga tanga ninyo. Nagtataglay kayo ng kakaibang lakas. Sa mura ninyong edad, angat na ito sa lahat. Masaya ako na mayroong mga kabataan na tulad ninyo. Alam kong masusugpo ninyo lahat ng mga masasamang tao at ang mga kampo ng kadiliman. Bumalik kayo dito, Makro. Bukas ang aming lugar para sa tulad ninyo." Kinabukasan, nagpaalam na ang mga ito kay Lolo Tikoy. Balak ng grupo ng mga ito na puntahan ang isla ng Sikihor para kikitain nila ang mga magulang ni Turo, ang mga alamat sa isla ng Sikihor, sina Arturo at Lucila. Ilang buwan na din na hindi nakikita ni Turo ang mga ito. Nasasabik na siyang makauwi. At sa isla ng Sikihor, plano nilang palakasin pa ang kanilang mga kakayahan at mga kaalaman. Alam nilang kakaiba ang isla ng Sikihor. Pinamumugaran ito ng mga malalakas na mga albularyo. Kahit na maraming mga nagsusulputan na mga mambabarang, mga aswang, jablo at iba't ibang uri ng mga nilalang na kampo ng kadiliman, lahat ng mga ito ay hindi nagtatagumpay. Alam nilang mas madali ang paglakas pa ng kanilang mga kaalaman at kakayahan sa lugar na iyon. Gusto din itong si Makro
napatunayan sa kanyang ama na tama ang kanyang ginawang desisyon at landas na tinahak. Sa kanyang pagbabalik doon sa bayan ng San Nicolas, lalo na doon sa Kalye 13, alam niyang ipagmamalaki siya ng kanyang mga magulang na sina Badong at Lala, pati na rin ng kanyang mga kapatid na sina Marco at Athena, sa kanyang tiyuhin na sina Bonet, Basil at Dr. Mackie.